Namaste at kamusta lahat dyan. So for today's vlog ay ipapasilip ko ulit sa inyo yung aming garden dahil this morning guys ay nagtanim na kami ng kauli at broccoli sa aming garden. Pero ang problema, hindi ko na guys nabidyohan kasi busy-busy ang lola niyo. Let's go! So ito guys, ito na yung aming garden. Ayan! So, yung layer na to guys, mix na yan siya, broccoli and kauli. Ayan! Sana ito guys ay pala rin naman na sana wag, kung umulan lang sana wag na sobrang lakas para magtuloy-tuloy na siya guys. Kasi pangalawang tanim na ito guys, yung unang tanim, failed talaga siya kasi as in araw-araw talaga umuulan, nakakaloka ang ulan. Parang hindi nagsasawa yung ulan. And guys, productive pa rin yung araw natin dahil kahit pa paano may na-harvest pa rin tayong turmeric sa ating backyard garden. Wish ko lang hindi kami manilaw neto. So for today's vlog ay ipapasilip ko ulit sa inyo yung aming garden dahil this morning guys ay nagtanim na kami ng kauli at broccoli sa aming garden. Pero ang problema, hindi ko na guys nabidyohan kasi busy-busy ang lola niyo. Let's go! So ito guys, ito na yung aming garden. Ayan! So, yung layer na to guys, mix na yan siya, broccoli and kauli. Ayan! Sana ito guys ay palari naman na sana wag, kung umulan lang sana wag na sobrang lakas para magtuloy-tuloy na siya guys. Kasi pangalawang tanim na ito guys, yung unang tanim, failed talaga siya kasi as in araw-araw talaga umuulan, nakakaloka ang ulan. Parang hindi nagsasawa yung ulan. Hi guys, so nandito ako ngayon guys sa aming tabi ng aming garden. So dahil kaninang umaga, nag-start na silang magtanim ng kauli at broccoli. Pensya na kayo guys kung hindi ko na na-videohan kasi busy-busy ang lola mo doon sa taas. Nagluluto ako guys habang sila naman dito busy-busy din. Pero ipapakita ko na lang sa inyo guys. Ituturo ko dyan kung ano yung mga itinanim nila. And then ipapakita ko rin sa inyo guys yung itong mga broccoli at mga kaulis na itinanim nila. So bali, unang hirit ito guys kasi mag-winter na next month. So abangan nyo guys kasi kung hindi uulan ng malakas, ito ay tuloy-tuloy na ang paglaki nitong mga vegetables. For a few months more, maybe after 2 months, kung papalarin itong mga itinanim nilang broccoli at mga kaulis, mag-harvest tayo nito guys one day. Kaya abangan nyo yung video natin after 2 months kasi ang dami nilang tinanim na broccoli at kauli as of now guys. So doon sa kabila, nagtanim sila ng bawang, and then doon sa kabila, beans yata yung tinanim nila doon. So tara na guys at ipapakita ko sa inyo isa-isa. So ito guys, ito na yung aming garden. Ayan. So, yung layer na to guys, mix na yan siya, broccoli and kaulis. Ayan. So dito guys, naglagay sila dito ng other vegetables. Yung ano, yung beans and kauli. So dyan, bali empty yan. So bali magtatanim pa dyan ng another kauli and broccolis. So dito rin, naglagay din sila ng beans yata. Yung ano, yung kulay red na beans. So dito naman guys, sa side. So nagtanim kami dito ng coriander seed. Nakita ko siya kanina, naglagay siya dito ng coriander seed. And then the rest of this space ay puro yan guys, ano, bawang. So ayan. Ayan. Na-spot ko pa yung bawang. Ayan siya nakalitaw. Tusok natin diyan. Nakalitaw. Tusok natin para ano, pag naulanan ay mabilis lang siyang tumubo. So lahat ito guys, bawang. Yan. Puro yan bawang ay from there until here. So ito naman, naglagay siya dito ng coriander seed. Yan. Yan pa yung coriander oh. Close up natin. So after 2 days to 3 days to 1 week, until 1 week, yan. Makikita na yan guys. Tubo na yan siya. So yan lang guys yung aming garden. Yan lang ang i-update ko kayo after 1 week. Kapag tumubo na ito guys, ay bibidyohan ko ulit. So yan, may tumubo dyan isang papaya. O diba? Masarap dito guys maglaro kasi walang sagabal. So, 'di ba dati dito pinakita ko ang dami ditong mga
kalabasa, mga patola. So ngayon wala na, guys. Natira na lang yung lemon. Tapos may papaya doon na isa. So mamaya tatanggalin daw yan. Ilalagay doon sa sulok. Doon siya itatanim. So kapag namunga na siya, so pwede tayong magtinola ng manok. O diba? So medyo lupay-pay pa siya, guys. O kasi katatanim lang nito kaninang umaga. So mamaya, around 6 o'clock, pag wala ng araw. Actually pa, may araw pa ngayon. So dito, hindi na siya na iinitan. So mamaya, pwede na itong diligan. And then, every morning. So twice a day, dinidiligan namin siya para mabilis lang siyang lumaki. So actually guys, yung lupa, kung napapansin nyo, may mga fertilizer na yan, guys. Nahaluan before nilang tinanim kanina, hinaluan na yan, guys, ng mga pupo ng kalabaw. Kaya maganda yung tubo nitong mga broccolis next time. Alam nyo, guys, pag malalaki na siya at namunga na, ay talagang matutuwa kayo, guys, kasi ang lalaki ng mga bunga niya. Kakasawa, dito ka magsasawa ng pagkain ng mga broccolis. Pero ako, hindi ako nagsasawa, guys. Kahit almost every day ay nako. Kakainin ko talaga 'yan. Pati yung mga garden ko dito, 'yun tinanggalan ko. Kinat ko ngayon, guys. Kaya 'yun, maganda na yung tubo. Nakikita na siya, dati hindi yan makikita kasi ang tataas dati ng gabi. So ngayon pinangputol ko yung mga gabi. Kaya ganyan na siya ngayon. Ang ganda niya. Ang ganda ng tubo nito, guys. Ang lalaki na niya. Ito yung mga spider plants ko. So, bukas, ito kakat ko. Ito yung heart-shaped na leaves. Kasi masyado na siyang sagabal. Masyado na siyang malaki, guys. So, kaya bukas, ikakat ko yan siya. Para maging maganda yung paglago niya ulit. So, yung iba kong halaman, dito ko siya nilagay sa gilid. Yan. Nilagay ko muna siya for the meantime sa gilid. Kasi nga, grabe talaga yung ulan. As in, araw-araw, hindi na nagsawa yung mga ulan, guys. A few moments later. O ayan, guys, productive pa rin yung araw natin dahil kahit pa paano may na-harvest pa rin tayong turmeric sa ating backyard garden. Wish ko lang hindi kami manilaw neto. Ito yung main ingredients nila dito sa Nepal. Mga pagkain nila, talagang nilalagyan nila ng turmeric powder palagi. So tara, hugasan muna natin ito, guys. Pagtanim kasi yung first batch talagang namatay siya dahil ang lakas ng ulan palagi, almost everyday umuulan. So ngayon medyo nag-lessen na yung pag-ulan, kaya yun, sabi ng nanay ko magtanim na daw ng mga broccolis at mga cowlis para magkaroon na ng harvest after 2 months. So unti-unti na, kasi by next month, guys, malamig na, winter na next month. So yun talaga ang the best time to plant broccolis and cowlis. We'll be right back.
na guys yung mga turmeric na hinugasan ko. Ayan. So, tatanggalin ko na lang yung skin guys and then ibibilad ko siya tomorrow. Kasi ngayon, paalis na yung araw guys. So, late na masyado. Mga 3 PM na dito sa Nepal. So, bukas ko na lang ito tanggalan ng skin and then ibibilad natin siya. So, ito na guys yung ating turmeric ko. Ganyan yung itsura niya. Fresh na fresh, o diba? So, imagine guys, ito lang nakuha dun sa garden namin. Kasi wala na talagang naman yung garden namin. So, kailangan nilang tanggalin lahat bago magtanim ng panibago. So, ang gagawin ko dito guys, tanggalin ko yung skin and then ibibilad ko siya bukas. Pag tuyo na siya, pwede na siyang dalhin sa mini. So, gawin na siyang powder. So, sabihin kami turmeric powder! Sabihin kami turmeric powder! Turmeric powder. Masarap ito guys sa curry, di ba? So yung mga curry, any type of curry, ang main ingredients is turmeric. At napaka-healthy dito kasi it's an antioxidant, di ba? So, yun lang. So, actually ngayon ko lang to na napansin yung turmeric powder. Kung marami pala to sa aming garden dati pa, last few years back. Pero ngayon ko lang siya talaga napansin. So, yun sabi ko kanina doon sa nagtatanim. Sabi ko, huwag mong galawin yan. Ako ang gagalaw. Ako ang maghuhugas niyan kasi bibidyuhan ko. Kasi ipapakita ko sa inyo, guys. Ganyan pala yung picture. Parang luya lang siya, diba? Guys, ng view, oh, nasa tuktok na kami, oh. Hindi ko yan kaya, guys. Tingnan nyo yan, oh. Ay, naku, delikado. Imagine, guys, glass yung inaapakan nila, oh. Oh my God.